Hello, what's up mga kawangis? Alam kong bago ka pa lang sa channel na ito, paki-click lang po ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated ka dito sa Gaggulo TV. At paki-bisita na rin po dun sa description box at please click the link para mapanood mo lahat ng mga video. So yan mga kawangis, yung ipapakita ko tatlong machine na pwede nyo i-apply dun sa kung kayo bibili ng watch na gusto nyo medyo matagal, matibay. Hanap na medyo matagal na machine. Yan, yung apat na yan, panoorin nyo. So ito yung sinasabi ko sa paggamit nyan. Kala maingat ka. Sa inyo, pupuksan natin. Buksan natin kung anong klase makina niya. So ito kawangis yung makina niya, itong pangkaraniwang makina lang. Matibay, medyo matibay naman kung maingat ka. Kailang mga kawangis pagka ito nabasa ng tubig, tapos na, hindi mo na marirefer to kasi ang mga machine na ganito disposable. Yung ganitong klaseng makina, mas matibay ito dun sa pinakita ko. Yan. So hindi ang gagawin natin ito kasi sakali nasira na yung relo nyo tulad nito, mga ganito mga China, ang gagawin natin, papalitan natin ang buong makina. Hindi na kailangan i-refer yan kasi talagang replace machine talaga ang kailangan yung palitan. So ito mamimili ka. Ito Japan, matibay yung ganitong klaseng plastic na makina, medyo matibay siya kasi inkis na nabasa siya. Pagka isang araw pala pwede mo siyang bumbahin ng hangin para matuyo. Ito yung ginagamit ng pambumba natin para matuyo, mawala yung kalawang. Ang advantage ito kaya hindi siya agad-agad na kinakalawang kasi nga yung machine niya halos plastic po, konti lang yung metal niya. Kaya kung kayo magpapalit, mas sa akin mas okay tong ganito. Black machine ang tawagin. Mas matibay siya kumpara dito sa ganitong klaseng machine. No, napapansin nyo may plastic sa gitna, nakikita nyo yung ito sa tawag na ano to. Ayan yung plastic sa gitna. Yun yung pinaka-gear niya. Yan. Yan yung pinaka-gear niya sa gitna. Plastic yan. So mas pagka konting ano lang yan, nauntog yan o kaya ano, nadi-disalign yan. Kaya kadalasan hindi na gumagana. Ito, nakikita nyo. Ito yung machine na matibay. At least ito, ganitong klase, na-re-refer ito. Pwede mong palitan ng circuit, coil. Ito yung coil niya, ito yung circuit. Napapalitan niya. So, yung mga ganitong, kung kayo naghahanap ng mga relo na Japan o kaya China, pagmasdan niyo yung makina niyo, machine niyo, kung tulad nito, na-re-refer yan. Pwede yung pagawa. Nalilinis pa ito, pwede mo pa gawa ito, nagagawa ito kasi nababaklas yung buong makina niyan. Hindi na ito pwedeng repairin kasi ito nakarematch yan. Ayan o. Hindi na re-repair talaga yan. Talagang pagka ano, disposable yan eh. Palit buong makina yan. Kaya kayo, kung tips ko lang sa inyo, kung kayo bibili ng relo, pagmasdan nyo yung makina, ganito, pwede mo pabuksan yun eh. Yan. Basta ganyan, di na pwedeng repairin yan. Talagang replace machine yan. Papalit ang buong makina. Okay, so yun, ito yung sa black machine. Yan. Mas matibay ito, ganito. Advantage niya kasi pagka hindi naman siya lumabad sa tubig, yung
tama lang na nabasa, pwede mo siyang patuyuin. Pwede mo siyang ganito, kung kayo kung sakali sira na siya, papalitan natin ang makina. Mas mura yung ganito, mga di ako nagkakamali, nasa 250 to 300 ang palitan ng ganito. Pero matibay itong ganitong klaseng machine. Kung magpapalit mo kayo, matagal. Minsan naabot pa nga yung iba, naabot ng 5 years. Pinaka mababa mga 3 years. Pero kung maingat ka, ito tumatagal itong ganitong klaseng makina. Yun ay pinakita ko sa inyo. Ito, kukumpara natin yung klase ng makina na pwede nyong ipa-repair or bilhin. Kung kayo mahilig sa relo, ganyang klaseng makina ang dapat bilhin nyo. Kung sakali quartz sa mga relo nyo. Pero may mga nabibiling ganito, may mga quartz na mahal, yung ulad ng Swiss made, mga Swiss, yan ang mahal, mga Swiss made. So yan, yun, pagka Swiss talaga nare-refer yung kalamig, may kamahalan lang ng pisa. Ito ulad yung mga ganito, kung kailangan mo naman, hindi mo naman kailangan mamahalin at kailangan mo naman oras sa kailangan mo. At dito pwede na tayo dito sa ganitong klaseng mga makina o kaya mga relo na ang laman niya makina ganito ang sa loob. Na-advise ko sa mga mahilig sa relo, kung po pwede nga lang makita nyo yung machine nyo na bibilin nyo, mas okay. Ito tulad nito, ito pagawa lang din sa akin to kasi ito buong makina nito, pinilit ang bago na makina nito. So yan,
At pagpapalit ka, means kailangan yung mga kamay i-align niyan sa dial, yan ka pa rin yung makina lang papalitan. So mga kawangis, kung ang video ito nakatulong sa inyo, at kung ikay bago pa lang dito sa channel, baka pwede mong i-subscribe, pindutin ang subscribe button at i-like ang mga video. Mag-comment lang dito sa comment section sa baba. Para kung kayo may katanungan at interesado kayo dito sa video ito, please subscribe muna. Mga kawangis, wala lang akong mga ano ngayon, tulad ng mga Swiss na mga machine. So ang nandito lang sa akin puro Japan. At mayroon Japan lang mga napapakita ko sa inyo. Baka sa susunod, kung kayo interesado, pwede nyo ulit bisitahin ang channel ko para makita nyo lahat kung ano ba talaga ang mas okay sa gagamitin nyo na mga klase ng mga relo. Maraming salamat mga kawangis. Ito, napapansin nyo, yung nagpagawa sa akin puro ano, nakita nyo, puro China makina. China, pinagawa rin sa akin to. Palit buong makina rin yan. Ito, mapapansin nyo yung machine din niya, China rin. Buong makina rin yan. So, wala akong ni-repair dyan. Talagang palit na makina lang. Medyo malabo. Pasensya na kayo mga kawangis. Medyo maingay lang ang pwesto dito. Kaya nga, bihira yung nagpapa-repair sa akin yung mga ganito. Nakarami kadalasan na pinapagawa sa akin yung mga ganitong klaseng machine. Ito. Saka yan, isa na yan. Maraming salamat mga kawangis. Nagulat ka no? Online my channel, Gagulo TV. Hello, what's up mga kawangis?